Good day, sir. I am Allen Bobet Bitonyo. Today, I will be going to discuss the justification of punishment, retribution. So, retribution means personal vengeance or personal na paghihiganti. Retribution as a philosophy. Retribution appears alongside restorative principles in law codes from the ancient Near East, including the Code of Ur-Nammu, 2050 before Christ, the Laws of Ishnuna, 2000 before Christ, and the better known Babylonian Code of Hammurabi, 1750 before Christ. So ano ba itong Code of Hammurabi? Code of Hammurabi, nakita ang Code of Hammurabi noong 1750 before Christ na may principle or concept na Lex Talionis. So when you say Lex Talionis, or Law of Retaliation or Law of Talion. Also, the principle of tit for tat, an eye for an eye, a tooth for a tooth. So, the Code of Hammurabi was the first codifier of laws. So, bakit siya yung codifier of laws? Because ang Code of Hammurabi para itong, may pattern itong if and then. So, if a person killed a man, then the punishment will be death. So, if a person stole a property, another property, the punishment will be this. So, sabi niya ng Code of Hammurabi. So, the Code of Hammurabi, the code was carved in stone o inukit ito sa bato na parang index finger. So, parang ganito yan na sinulat by cuneiform system. So, Code of Ur-Nammu, ito yung oldest code than Hammurabi. So, siya yung una kaysa sa Code of Hammurabi. Retribution is based on the concept of Lex Talionis. So, according to classical school of thought by the prominent personality, si Cesar Marquis Bonesana Bicaria, the punishment was retribution or personal vengeance or paghihiganti. So like for example na kung may ginawa kang krimen, pinatay mo siya, ang parusa sa iyo ay kamatayan din. So parang kung ano yung itinanim, yan rin yung aanihin mo. So yung personal vengeance or paghihiganti para yan yung magsisilbing justice, yung paghihiganti, sabi ng classical school of thought by Cesar Beccaria. Cesar Beccaria was the father of classical criminology. So, retribution also forbids the punishment of offenders who cannot be held responsible for their action, like insane, imbecile, minor. So, sila yung exempted sa punishment. According to neoclassical school of thought, minors, insane, imbecile were exempted for punishment, sabi ng neoclassical. So if individuals do not or cannot form mens rea, or they cannot freely choose how they act, they do not deserve to be punished for their action. So if ang tao daw ay walang saktong or walang pang-iisip or sa walang saktong pang-iisip, hindi niya alam ang yung tama or mali, or the lack of criminal intent, or the lack of mens rea. Mens rea means guilty mind. So, sila ay exempted sa punishment. But, sabi ni King Hammurabi, disregarding sa age, kung ikaw man ay insane, baliw ka man, imbecile ka man, lahat ay ipapunish. Kung may nagawa kang krimen na mali, it's either bata ka man, insane ka man, ipapunish ka. Walang exempted dito, sabi ni King Hammurabi. And according also in classical school of thought, the punishment was retribution or personal vengeance. So, sabi ni King Hammurabi, because victims are entitled to damages because causing harm even in the absence of intent, so carries the obligation of restoring
soaring one's victim. So kung may nagkasala ka, minor ka man, nagkasala ka, nagkamali ka, so ang parusa sa iyo ay kamatayan or mutilation. So walang exempted dito. Yan yung disadvantage ng classical school of thought. So walang exempted. Unlike sa new classical school of thought, there's an exemption. Yung minor, imbecile, insane. Then, dahil noon, wala kasing justice system. Walang, ano yan? Walang legal justice system. Ang mga namumuno lang ay yung mga king, like King Hammurabi, king of si Urnamo. So sila lang yung nag-authority, merong authority na magpapunish ng isang criminal. So unlike ngayon, meron tayong criminal justice system. So the punishment management is reformation or rehabilitation. Yan yung goal ng correction pillar. Unlike before, retribution, death penalty, mutilation, corporal punishment. So, to conclude or to sum up, retribution means personal na paghihiganti or personal vengeance. And yung kung ano ang ginawa sa'yo, yan yung gagawin sa'yo. Kung pinutulan ka ng kamay, ang parusa ng kuan, ng suspect or criminal is puputulin din ng kamay, sabi ni King Hammurabi. Para pantay, patas yung laban. Para makuha mo yung justice mo, ang kabayaran is yung personal vengeance o paghihiganti. Balos. Ana lang. And that would be all. Thank you. Kalibutan na iklasiklase na kinabuhi, na imalipayong sa pagpuyo, na ay gusto ng mabuhi. Sa ilang kinabuhi, sa langit gusto nang mapauli. Ako pa dayon ra sa pag-abante, bahala pag mga bungi. Na iplano ang Ginoo para nimo, paabot lang daghan pa na proseso. Hunungan na ambisyo, kay parawa na'y mapauli.